po sa inyong lahat. Ngayon po ay magluluto ako ng sinigang na taligi. Ito po ang ating mga sangkap taligi. Angkong. Meron din po tayo ditong talong, okra, kamatis at sibuyas. Yan, ito po ang ating lulutuin ngayon. Kumukulo na po ang ating tubig at ilalagay ko na po ang kamatis. Ang kamatis po ay kailangan nating pakuluin o lutuin ng matagal para lumabas po yung kanyang lasa. At isusunod ko na rin po ang sibuyas. Luto na po ang kamatis at ilalagay na po natin ang kangkong. Una ko pong inilagay ang kangkong dahil gusto po namin ay medyo malambot ang dahon nito. At isusunod ko na pong ilalagay ang talong or eggplant. Ilalagay ko na rin po ang okra. Maglalagay na rin po ako ng salt. At isusunod ko na rin po ang pepper. Yan, okay na po ang ating vegetable at ilalagay na po natin ang ating fish. Pakuluan lang po natin ito hanggang sa maluto at pwede na rin po natin itong hanguin.
Lalagyan ko po ng 3 pinigang kalamansi ang ating sinigang dahil nakukulangan po ako sa asim nito. Titikman ko lang po kung okay na ang lasa nito. Yan. Okay na po ang lasa ng ating sinigang at pwede na po natin itong hanguin. Ito na po ang ating sinigang na tanigi. Napakasarap po nitong iulam sa ating pananghalian. Kaya, kumain na po tayo ng lunch. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Ngayon po ay kakain ako ng lunch. Meron pa ako ditong brown rice, toy at suka na salsawan, at ito po yung isda na tanigi at meron pa akong gulay dito. Ang inamin ko po ngayon ay malunggay. Bali ako na palang gawa nito. Kumuha lang po ako ng dahon ng malunggay at nilaga ko po ng 5 minutes. Yan, bali araw-araw ko po itong kiniinom. Ayun na po tayo. Kain na po tayo.
yan, tapos na po akong kumain. Ito nga po palang ininom kong malunggay ay warm.